Amen. Praise the Lord. Apo'y nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor, Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida at sa di malilimutang turo't aral po ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeida at pagbati rin po sa kanila pong mga beloved children. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noong March 13 po, ako po'y nagdiwang ng ikatatlong taon na paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sariwain ko lang po, way back 2013, March 13, 2013 po. Ang aking po, bilabid po, pa'y nagkaroon po ng karamdaman na demon possess po. Dalawang po ang punto ang talagang nagsuffer po sa ganun, pabalik-balik po kanyang demon possess po, talagang grabe. Ako po'y lumapit po sa aking bilabid kuya na sabi ko, kuya, tulungan mo ako sa problema ng aking beloved wife. Sabi. At ako, ito pong kuya, kung tumatagal na po siyang save dito po sa gawain na to. Kaya, dali-dali pong pumunta ang aking beloved kuya at sinundo po kami na sa tinabot, bautismo po ang aking beloved wife. Alam niyo po, pagkababad po talaga sa pagtanggap po ng aking beloved wife sa tubig sa pangalan ni Jesus, instant po yan talagang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po, ako rin po, sumabay sa pagbautismo. Ang lahat po ng aking bisyo, ako po'y naninigarilyo, umiinom ng alak, palamura. Pero lahat po yan, pinasasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinanggal po yan, lahat po yan ang bisyo ngayon. Sa unang dalangin po ng ating beloved pastor. Ito lang po, alam niyo po, hindi po talaga misa ng po sa atin na hindi po rurosas. Talaga may dumadaan po tayo sa pagsubok. Alam niyo po, nung March 4 po, nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved wife, lagnat at saka upo. Pati po yung aking beloved daughter. Nagsimula po ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, lumalala po yung anong po talaga ng aking beloved wife. Hanggang Biyernes, Sabado. Nagtataka po ako, sabi ko, tinanong ko po ang aking beloved wife. Alam ko po, hindi na po siya uminom ng gamot. Nagtataka po ako, bakit lumalala po yung kanyang lagnat? Grabe, parang ang init-init po talaga, para siya nagbabaga. Sabi ko, tinanong ko po siya nung linggo ng umaga. Sabi ko, umiinom ka ba ako ng gamot? Sabi niya, oh, naku, sabi ko, tigilan mo yan. Walang may dudulo sa yung gamot na yan. Sabi ko, magpuri lang tayo. Magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po sa kanya, tinigilan niya po yung gamot na yan hanggang sa, sabi ko, mamayang pagkasautan at sa sumabay tayo, sabi ko, sa Kasi po, hindi na po ako nakadalo rito. Doon na lang po ako sa bahay, nag-live streaming. Dahil po, hindi na nga po sila mga tayo. Ito pong kasama po yung aking beloved daughter. Talagang nagpuri po ako, talagang nagano po ako ng 100% na pananampalataya talaga. Alam niyo po, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung nilayance po na, sinabayan ko pong lihans po, pinatayo ko po yung, pinaupo ko po yung aking beloved wife. Sabi ko, ito na yung sumabay ka. Sabi ko, kahit itas mo lang yung kamay mo. Talagang tinas niya po, sabi ko. Pag nilayance po namin, talagang nakatulog po siya. Tapos na po yan. Pero nagpupuri pa rin po ako. Nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, kinaumagaan po ng Lunes, na po ako na may ingay po sa aming kusina. Nalingat po ako. Pinahanap ko po ang aking beloved wife. Alam niyo po, sa nung gabi, linggong gabi po talaga, nagbabaga po siya. Hindi po siya makatayo. Pero nung Lunes po ng umaga, nakita ko po nagwawalis na po sa labas. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa rin po, pati po yung aking beloved daughter, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa rin po, nung nakarang, po lang po, halos tatlong linggo na po siguro nakaaran din. Sabi nga po, pag may pagsubok, may pagpapala po, sabi nga. Talagang, alam nyo po, pumasok po ako sa aking trabaho, 4 na araw lang po. Ako po, tinitingnan ko po ang aking sahod, napakakonti. Sabi ko, nagano po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kayo na pong bahala mag-provide sa aming pangangailangan sa araw-araw. Alam niyo po, tunay po talaga, napakabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, meron pong ginagamit talagang tao na, biruin niyo po, may nagdadala po sa amin ng dilata, isang kahon, tapos may bigas pa. Napakabuti po ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Susunod na linggo, ganun na naman po. 4 na araw lang na naman po ang pasok ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan niyo rin po ulit. Sabi ko,
Alam niyo po, may ginamit na naman po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagdala na naman po sa amin dilata at bigas. Hindi lang po basta dilata. Alam niyo po, spam pa po ang dilata ang binibigay sa amin. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya, nung kahapon lang din po, ito na naman po, may pagpapala na naman po. Isang box na naman pong dilata, mahal na Panginoon, at saka bigas. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay kang Diyos talaga, Panginoon. Maraming maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pagpapalang binibigay niyo po sa akin, sa kagalingan po ng aking beloved daughter. Maraming maraming salamat po, mahal na Panginoon. Isa pa rin po, pinapasalamatan ko rin po, dagdag ko na rin po na alam niyo po nung ano sa pag-iingat po talaga, grabe talaga mag-ingat po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, inutusan po ako ng aking beloved tita na tignan po yung bubong na tumutulo po dun sa kanilang tenant. Alam niyo po, pagtingin ko dun, meron pong aso dun sa garahe na bantay na nakatali po, sobrang laki, may lahi po yan. Alam niyo po, nung pumasok na po ako, talagang nagwawala po siya, parang gusto, talagang gusto niya po akong habulin. Pero nung nakapasok na po ako sa loob, pagtingin ko po sa bubong, ito po kasi bubong, pinto, nandito po ako nakatayo. Tapos nung nakatingala po akong ganun, bigla po nagsisigaw yung bata. Sabi niya, lola, lola, yung aso nakalabas. Naputol daw po yung kanyang ano. Pumasok po dito sa, ano, alam niyo po sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andito lang po ako sa tabing pinto, hindi po ako nakita ng aso, dumiretso po sa kusina. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord.